Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita, inaanyayahan tayo ng ating pong Jesus Nazareno sa isang malalim at matalik na pakikipagkaibigan. Naway sa ating pananampalataya, maging bukas tayo sa Kanya. Naway magkaroon tayo ng buong pagtitiwala sa Kanya. At naway maipasa natin ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ating kabutihan at pagmamahal sa iba. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi.
Kaya't napagkaisa naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay nito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo. Yaong lumang, lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Puon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo
gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. Araw ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bilang pasasalamat at pagkilala po sa kabutihan ng Diyos, palakpakan po natin siya. Gaano tayo kalapit sa ating Panginoon? Kung tutuusin, simple, subalit mabigat po ang panawagan ng ating mabuting balita ngayon. No? Sa isang banda, sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, hindi ko na kayo alipin. Kailan may hindi ko kayo tinawag bilang mga alipin. Kapag ako'y tumawag sa inyo na sundan ako, ang ibig sabihin nito ay tayo'y lumakad ng sabay-sabay sa buhay bilang mga magkakaibigan. At ano yung pagkakaiba? Hindi lang siya basta-basta nag-uutos. Hindi lang siya basta-basta nagsasabi sa mga apostol niya na, o dyan lang kayo, o sumama kayo sa akin. Ang siyang nagpaiba sa mga alipin at sa mga itinuring niyang kaibigan ay ayon sa kanya ang pagbabahagi ng kung sino siya at pagsating mapagnilayan ngayong Biyernes na ito. No? Lalong-lalo na ito ay araw ng debosyon. Una, ang pakikipagkaibigan sa ating poong Jesus Nazareno. No? Siyempre, medyo malayo sa atin yun dahil sa karanasan natin, yung ating mga kaibigan, nakukontak lang natin kung kailangan natin o kaya minsan, nahahatian natin ang panahon para makapagbahagi ng kwentuhan, ng pagkain, ng libangan, ng mga pinagkakaabalahan. No? Pero hindi rin malayo dahil kahit wala sa tabi natin, sa pisikal na anyo ang ating poong Jesus Nazareno, sa ating pananampalataya, sa kaibuturan ng ating mga puso, ay nakikita natin at nararamdaman ang Diyos na lumalapit sa atin. No? Tayo mismo ang tumungo dito sa simbahan. Totoo yun. Pero alam natin, bahagi ng pananampalataya natin na kahit papano, itong ating pong Jesus Nazareno ang tumawag din sa atin upang manalangin magkaroon ng kaunting panahon para sa Kanya at para sa Kanya lamang. Pero yung imbitasyon ba yun, na ba yun, ay tinutugunan natin. Itong pakikipagkaibigan sa ating poong Jesus Nazareno ay nangyayari sa ating panalangin, sa ating kaibuturan ng puso, sa lahat ng mga pagdidesisyon natin. At mula sa ating karanasan ng pakikipagkaibigan, malinaw. No? Sa isang banda, binabahagi natin lahat sa panalangin,
Subalit sa kabilang banda rin ay binibigyan din tayo ng kalayaan, kasabay ng pakikiramay sa lahat ng ginagawa natin. Hindi namimilit ang Diyos. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ipagkaloob, iniiwan din niya ang mga desisyon sa atin. Hindi niya tayo pinipilit na maging mabuti, hindi niya tayo pinipilit na gawin yung kalooban niya, pero umaasa siya na sa kanyang pakikipagkaibigan sa atin ay tama yung ating mga pagpapasya sa buhay. Lumalapit ang Diyos bilang kaibigan. Tayo ba, gaya ng mga malapit nating kaibigan, nagiging bukas sa Kanya? Handa rin ba tayong tanggapin ang mga katotohanan ang pinadadala sa atin upang itama tayo? Handa rin ba tayong tanggapin yung pag-asang binibigay niya sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay? No? Ganito po ang pakikipagkaibigan ng Diyos. At gaya ng mga apostol, sana hindi rin natin siya sayangin. Tutungo tayo mula dito sa ikalawang bagay, no? Na ang pakikipagkaibigan sa Diyos ay pagpapakita rin ng pag-ibig sa Kanya. At ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo maituturing na kaibigan ng Diyos kung hindi mo rin siya sinusundan. Kung ang kanyang mga salita ay hindi mo sineseryoso. Kung ang ating pinsinasampalatayanan ay hindi nagiging totoo sa ating buhay. No? Sa katunayan, ang ano bang hinihingi ng Diyos bilang kaibigan? Hindi lang yung ibalik sa Kanya. Kaya hindi natin masasabi na, oh, nagdasal naman na ako. Quits na kami ni Lord. Okay na yan. Pantay ng laban. Hindi. Kung ano ang natanggap nating pakikipagkaibigan at pag-ibig, ang hingi lang niya talaga ay mula sa ating kalayaan, ipakita rin at ipasa ang pag-ibig na ito. Kaya imposibleng makipagkaibigan sa Diyos nang walang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Walang silbi ang ating mga panalangin at debosyon kung hindi ito nababago ang ating pagkatao. Walang saysay ang ating pagnanais makipagkaibigan sa Diyos kung ang ating buhay ay parabang tungkol na lamang sa ating mga sarili. Hindi nagkakaroon ng panahon sa pagkakawang gawa. Hindi nagkakaroon ng panahon sa pag-unawa. Hindi nagkakaroon ng panahon upang makagawa ng kabutihan at magpakita ng malasakit. Sapagkat ang tunay na kaibigan ng Diyos ay siyang nagiging buhay ang pananampalataya sa araw-araw sa labas ng simbahang ito. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ay higit pang mapalapit tayo sa Diyos na inaanyayahan tayong makipagkaibigan sa Kanya. At sa ating araw-araw na pamumuhay, maging saksi tayo sa ating natanggap na pagiging malapit sa Kanya sa pamamagitan ng kung anong ginagawa natin, sa pamamagitan ng kung paano tayo magpasya sa buhay, sa pamamagitan ng pagtuklas sa kung ano rin ang kalooban niya para sa atin. Kaya magandang tanungin po ngayong araw na ito, ano ba ang niloloob? Ano kaya ang ninanais ng Diyos para sa akin na gawin ang isang bagay? May kailangan ba akong patawarin? May kailangan ba akong tapusin? May kailangan ba akong baguhin na maaari kong simulan sa araw na ito? Mahal na pong Jesus Nazareno, aming kaibigan at kapatid, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutosan tayong ibigin ang isa't isa.
Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko, naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ng mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na nagpapakita ng kanilang malapit na pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ngiting pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat.
Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay
pinagmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mahigit pa kayang dakila sa pag-ibig na lang. Ikalay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniatas ko. Kayo'y di nakalipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa kamay na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob kong umayo kayo at mamunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Tuwing Biyernes at Linggo, simula ngayong May 12, ay magkakaroon ng libreng bakuna laban sa tikdas, Chikiting Ligtas Tikdas Immunization Campaign, sa pangunguna ng San Sebastian Health Center sa mga sanggol na may gulang 0 to 59 months old. Ang kanilang pwesto ay matatagpuan sa entrance ng pahalik sa gilid ng ating simbahan sa Evangelista Street sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang ika-isa ng hapon. Maraming salamat po. Ang schedule po ng bakuna, May 12, Friday, 8 a.m. to 1 p.m. May 19, Friday, 8 a.m. to 1 p.m. May 21, Sunday, 8 a.m. to 1 p.m. May 26, Friday, 8 a.m. to 1 p.m. May 28, Sunday, 8 a.m. to 1 p.m. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus
Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli pong paalala, bago ang huling pagbabasbas, unang-una, no, yung bilang tugon po sa mga pagtaas ng kaso ng COVID-19 at lagi naman natin itong ginagawa at hindi naman ito nagbabago. Sana po pag kayo nasa loob at nasa paligid ng simbahan, no, nakasuot po ng maayos ang ating mga face mask, no? Natatakpan na maayos ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan, no? At sana po sa puntong ito, sa panahong ito, no, nakita nyo naman, ang dami naman ng nakapagpabakuna, nakailang booster pa, hindi naman napuruhan o kung ano pa man, no? So sana sapat na pruweba na po yun. Kung hindi pa kayo nakakapagpabakuna o nakakapagpabooster ng COVID, mainam na panahon ho ngayon. Ano? Bagamat patapos na, sana yung pandemya, dagdag ingat pa rin po tayo. No? Gayun din po yung mga may mga anak dito, apo, na hindi pa nababakunahan sa tigdas. No? Kanina po, nasabi na yung schedule. Kaya sana po, mapabakunahan natin yung ating mga sanggol, no, mga anak man o apo na kinakailangan iyon. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.